isa sa pinakamasarap na pamana ng mga Tsino, kakambal ang paniniwalang pampahaba ito ng buhay. Dahilan kung bakit lagi itong present sa tipikal na Pinoy celebration. Masarap lantakan, ano man ang okasyon? Ang malinamnam at hit na hit na pansit. Dahil walang dudang nasungkit ng pansit ang panlasa nating mga Pinoy. Saan mang lupalop ng bansa, may kanya-kanyang bersyon ito. Halimbawa na lang dito sa Santa Rosa, Laguna, kung saan kinalakihan na ang pagkain ng tinatawag na pansit grade 1. Malamang lamang kaya may nagsimulang tumawag dyan ng pansit grade 1 kasi it's simple, it's elementary. Basta't marunong kang humawak ng kawali at saka nung syense, maitotos mo lang. At syempre, yung pagkakaiba nung kalamyas. Kasi yung kalamyas, slivers ito ay maliliit as you bite into the noodles. Kaya anybody can do that. Konti lang ang sahog ng pansit grade 1. Ang niki, toasted tokwa, carrots, kamyas, kinchay, sibuyas, bawang na hilaw at toasted, paminta at atsuete. Hindi ka taga Santa Rosa kapag hindi mo alam ang pansit grade 1. Madali lang lutuin po ito. Ang una, gigisahin ang bawang, then sibuyas, then hipon. Tinimplahan ng paminta. Saka inilagay ang niki. Kasi lalagay ko na po yung kinchay at sibuyas na mura. Ganon lang po ang pagluto. Simple, kaya ng grade 1. Para bigay todo ang linamnam, nilagyan ito ng toppings na kinchay, sibuyas, maraming kamyas at toasted garlic. The best na part nito ang monay. Lalo masarap kung maraming kamyas. Gahalo ang asin at pala. Bukod sa hindi nakakaumay na maasim-asim na flavor nito, lasang-lasa yung pagkamaasim niya. Malalasaan mo din yung hipon. Ang pinakamasarap sa lahat, presyong pang grade 1 ang bentahan nito sa Santa Rosa. Napakamura, pero best pa! Katulad ng pansit grade 1, may halong kamyas din ang pansit ng mga taga-Tansa sa Cavite. Ito ang pansit estasyon. Noong panahon daw ng Kastila, maraming dumadaong na barko sa pier ng Tanza para makipagkalakalan. Pero bukod sa negosyo, binabalik-balikan din daw dito ang pansit ng Tanza. Na sa kalaunay, binansagang pansit estasyon. Dahil bukod sa pier, nagkalat din daw ito sa mga estasyon ng tren. Nagmula ang pansit estasyon noong panahon ng mga Kastila. Dahil yung mga nag-stopover sa estasyon ng tren, kumakain ng tinatawag ngayong pansit estasyon. May pagkakahuwig sa palabok ang itsura nito, pero buong pagmamalaki ng mga taga-Tanza na mas bongga ang kombinasyon ng mga pampalasa nito. Meron itong bihon, toge, nilagang itlog, kamyas, chicharon, hipon, tinapa flakes, durog na fish crackers, durog na toasted mani, harina, hilaw na bawang, sibuyas, toasted garlic, spring onions, at paminta. Hinaluan pa ng patis, mantika, at atsuete oil at pinagpakuloan ng manok o chicken stock. Ngayon po na naka-blanch na po ang ating bihon at toge, gagawa na pa tayo ng masarap na sauce. Una po natin gagawin ay magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Pagkatapos po gisahin, ilalagay na po natin ang arena. Ang arena po ay para lumapot po ang ating sauce. Lalagyan po natin ng chicken stock or shrimp stock. Ilagay po natin itong atsuete para po siya magkaroon ng kulay. Timplahan po natin siya ng patis, paminta. Kapag malabot na po itong ating sauce, pwede na po natin siyang ilagay sa ating bihon na toge.
Ibinuhos ang sauce sa bihon at toge. Saka binudburan ng iba pang mga sangkap. Toppings pa lang, over na sa sarap! Ang restaurant na to sa Tanza ang isa sa kukunti na lang na nakakaalam ng original recipe ng pansit estasyon. Matitikman ito sa halagang 150 pesos kada plato. Para mas namnam ang flavors ng pansit estasyon, ipartner ito sa manamis-tamis na puto de oro ng Tanza na binudburan ng niyog. Okay naman siya. Yung asin kasi niya, tsaka yung tamis ng puto, talagang magkatugma sila. Kaya ayos naman, masarap. Hindi siya nakakaumay. Masarap. Kasi maraming tungkap. Dito naman sa Tinigureang Heritage Village of the Philippines, matitikman ang meaty sarap ng pansit musiko. Tinawag itong pansit musiko dahil nakasanayan na raw ng mga taga Ilocos na ipakain ang pansit na to sa mga musikero matapos ang buong araw na kasiyahan sa tuwing may pista. Mabisang pantawid gutom ang pansit musiko dahil mabigat ito sa tiyan at siksik sa flavors. Sarap niya na! Sarap niya, sir! Gulay! Para gawin ito, kailangan ng manok, Ilocanong Miki, na mas malasa kaysa ordinaryong Miki, pork kasim, hilaw at toasted na bawang, sibuyas, spring onions, asin at paminta. Unahin natin ang pamantikain natin ng baboy. At ang isang trick dyan, para mapabilis ng konti, ay maglagay na kayo ng kaunting tubig. Yung iba, gusto nila chinichicharon pa yung baboy para mas masarap. Itabi natin ang baboy para makagawa tayo ng atwete oil. Hindi alam ng lahat na tao ng atwete, ito, or anato, or achoite, ay talagang natutunan natin na sa Mexico. At gawin na natin ang ating atwete oil. Nagiging orange ang ating mantika. Ngayon, pinagsasabay ko na ang bawang at sibuyas. Madalas ang Miki, nabibili na nasariwa, bagong luto, ready-ready nang ilagay sa ating pansit musiko. Dagdagan na natin ng kaunting soup stock sa gilid. Mapapakanta ka sa sarap. Konting asin at paminta. Ito na ang ating pansit musiko. Ito na ang ating pansit musiko. Napakasimple, ngunit napakasarap. At hindi lang yan, musiko eh. Kaya ibig sabihin, talagang masaya itong ating kakainin. Staple food sa vegan ang pansit musiko na mabibili sa halagang 100 pesos kada plato. Iba-iba man ang bihis ng nakasanayan nating pansit. At totoo man o hindi, napapahaba ito ng buhay. Hindi may pagkakaila ang dami ng henerasyong binusog at patuloy na bubusugin ng masarap at klasik na pagkain ito. Ang nagpasaya sa akin today, maraming bagay eh, pero kaya ko i-mention yung top 3. Unang-una, nakatulog ako kahit konti lang, kahit sobrang busy, kaya blessing para sa akin yon. Second, out of the blue, tumawag ang aking tatay sa akin na hindi ko in-expect. At third, kahit sobrang puyat at sobrang stressed, ang staff at crew at yung teammates ko, sobrang sipag talaga at kahit anong gawin, nandyan sila para sa akin.